Ang mga saved, pero may fear. Pero kay maklase ng fear. So unsaved, it is the fear of God's presence. That it's the dread of God's presence. Yun ang takot ng tao sa Diyos pag unsaved. Pero pag believer, hindi yung dread of God's presence ang nararamdaman natin. It is the reverential fear, right? Fear of respect. Yung fear ng mga unsaved, yan yung in-express ni Adam at sa garden, di ba? Genesis 3:9, and the Lord God called unto Adam and said unto him, where art thou? Nahanap siya ng Diyos. Bakit? Natatago na yung tao eh. They are afraid of God's presence. At yung fear na yan, yung din ang fear na nararamdaman at hanggang ngayon ng lahat ng mga unsaved. Kaya it is no wonder na ang hirap mag-invite sa church. Kasi dito sa church, nararamdaman nila ang presence of God. As much as possible, pupunta sila sa mga places na will not remind them of God. They don't like the atmosphere, the environment of being reminded of God's presence. Because naturally, yan po ang feeling ng mga unsaved sa Panginoon, the dread of God's presence. Pero tayo mga mana ng kamataya, we are not afraid of God's presence. In fact, we are looking forward to meeting the Lord. Ang tanging takot na naramdaman natin yung hindi tayo afraid sa presence niya, hindi yung respectful. That reverential fear, tawag ko niya. Kagaya ng mga takot na naman natin sa tatay natin, napaka-seryoso, no? Mga tatay na seryoso, parang makakatakot yun. Pero, takot na ni pag-alam. Okay, tumaya po natin ating mga Biblia sa Kuwento ng Pilipos. At itong babasahin mula talatang isa hanggang otso. Pilipos, Kapitulo 1, talatang 1 hanggang 8. Paul and Timotheus, the servants of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus, which are at Philippi with the bishops and deacons. So itong bishops and deacons, ulit natin itong nababasa, no? Ito po yung mga officers of ordination sa New Testament time, sa church. Ito po yung officers na ordained. Bishop, yung mga pastor, no? Kakaiba lang kasi ngayon, karoon ng ibang meaning, no? Karoon ng ibang shade of meaning. Kasi natin bishop, parang as-as na rango kasi mga Catholics, ito sila ng hierarchy. Pope, cardinal, archbishop, bishop, priest, layman, no? Laity. So, pero sa Bible, kung kang na bishop, kapantay lamang niya ng elder, kapantay din niya ng overseer, kapantay din niya ng pastor. And then, yung isa naman, deacon. So, anong pagkakaiba ng bishop at deacon? Bishop, more on the doctrinal aspect of the ministry, no? While deacon, they look after more on the practical side of the ministry. Although sometimes, ang overlap yan, pero tayo mga deacons na nag-pinkage din, no? Kaya sa kay Brother John Paul, kaya dito naman siya nag-stay talaga ng kanyang intent to be a pastor, no? At kunyayari din yan, kapag ka-organize na yung gawain sa Banawi, siyempre hahanap sila ng maging pastor nila. Tumiling si Brother John Paul, But for the moment, wala kang ganun, kailangan din siya ma-ordain. Kaya na-ordain siya as deacon. At the same time, kasama na rin din yung dahil sa siya yung pangalaga natin doon, no? Hindi lang yung mga practical aspect ng ating gawain doon, yung flat sa mga tanong doon, doon, no? Kaya na-keep this din siya. So, nag-overlap din yan. At yung mga example ng ganyan sa New Testament time, si Philip, di ba? Kailangan si Philip. Philip the Evangelist.
Iba kasama siya sa seven deacons. Sila yung mga kasama sa first seven deacons of the New Testament Church. Stephen, si Barnabas yata, kasali din yun. Si Stephen, si Barnabas, si Philip, si Canor, yun. Seven lahat yun na deacons. So, while deacons, they serve at the tables. Ngayon, sa same time, let me preach ko rin, kaya ni Philip the Evangelist, di ba? So, overlap ko niya. Verse 2, grace be unto you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. I thank my God upon every remembrance of you. Always in every prayer, mine for you all, making request with joy. So, ito po yung minabanggit ko po na ilang meetings rin po natin na take up, ano yung elements of joy. There are five elements of joy as relating to the Philippian congregation na pinahayag sa atin dito ng Apostle Paul, ano? Kung matatanda ninyo, yung naunang apat, katatapos lamang natin yung Sunday, yung apat, no? The joy of anticipation. So, mga nauna dyan, yung elements, the element of recollection or the element of remembrance. I thank my God upon every remembrance of you. Ito po na tayo po'y nag-focus sa mga mabubuting bagay na ating maalaala sa tao, no? Isang source of joy yan eh, malalahan mo yung mga mabubuting sa tao. Hindi yung mga pangit. Philippians 4:8 says, yung sabi ng Philippians 4:8, whatsoever things are true, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, not ugly. And finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue and if there be any praise, think on those things. Hindi naman natin sinasabi na pinininimize natin, ano? Yung mga failures, yung mga pagkakasala ng iba, yung mga shortcomings nila. Hindi naman natin sinasabi na minininimize natin yan o hindi natin nakikita para kung tayong baliw niyan, ano? Pero at the same time, hindi natin hinahayaan na yung mga negative tungkol sa tao, ang siyang makakatanggal ng mga katuwaan natin o magiging sapat para tuluyang makasal tayo sa isang tao, no? Sana it would take more than that para mawala yung ating, para hindi na mawala yun, huwag na natin isipin yung mga negatibo sa tayo. Lahat naman tayo meron ganyan, marami tayong imperfections eh, di ba? Wala naman sa ating perfect nga, lahat tayo. Kaya kung maghahanap tayo ng pangit sa isang tao, wala na makakahanap ka tayo, hindi naman tayo perfect. Yeah. Kung nga doon tayo mag-dwell, kaya maraming na di-discourage because they focus on the negative, they focus on the shortcomings of their brothers and sisters, they focus on the failures of their brothers and sisters, or even on themselves, yung talagang mga shortcomings. Kapag doon tayo nag-focus, talagang mag-discourage po tayo. Pero kung tinitutok, marunong tayo tumingin beyond the negative. Titingnan natin yung lagpas sa negative ng tao, no? Ipapalo natin yung Philippians 4:8. Eh, gaganda yung remembrance mo ng tao eh. Diba? Alalahanin mo, kaparis mo, siya pinatawa sa Panginoon sa mga kasalanan niya. Ano? Pare-pareho yung kasalanan, pinatawa lamang ng Panginoon, tinanggap siya ng Panginoon sa kabila ng kanyang pag-uugali. Eh, sana patutuloy tayong tanggapin siya. No? Patutuloy tayong tanggapin kahit kung kahinaan niya. Saka ay tanggapin ng Panginoon, makabilaan ko ano naman siya. So, kung Diyos nga eh, hindi ganun naging demanding, no? Tayo pa ba magiging demanding? Eh, samantala ng Diyos, kung talagang kailangan ng baguhin ng Diyos, yung tao, eh, any moment, pwede nang baguhin siya ng Diyos, hindi lang sa kanya lang ang kapangyarihan na mababa yung tao, eh, di ba? Hindi siya binago ulit ng Panginoon. Eh, ba't tayo nag-deliman? Gusto ko, kailangan magbago siya, kailangan mag-iba siya ng ugali, kailangan, ngayon na. Ay, kung hindi, nag-iwalay talaga kami. Eh, Diyos ka na kaya niya gawin baguhin niyo, dahil nasa kanila ng power, hindi niya ginawa. You should become less demanding. Ano? Kaya ang Panginoon niya, despite all his power, to do all the necessary changes
Pero hindi pinabago ng Panginoon eh. Kaya ano pang layo ng Panginoon, di ba? Ano mo na-exercise yung patience? Ano mo na-exercise yung receive one another? Kung wala mga ganyan-ganyan, di ba? So yan, atin ang Panginoon. God knows best. Anong makakabuti para sa atin, no? So hayaan natin ang Panginoon sa kanyang dealings sa mga tao. So the joy of recollection. Secondly, the joy of intercession, wherein prayer or interceding for other people should be a source of joy for us, not something that we are tired of doing. It should not be something na we get bored or parang kinapapagurang natin, maugli na tayo, feeling obliged. Sana yung feeling natin, yung matutuwa tayo, naalala natin panalangin tayo. Always in prayer of mind, making request with joy. Sabi niya, always in every prayer of mind for you all, making request with joy. Hindi yung pag maalala mo, yun na naman. Kapag alam pinapanalangin itong ispawang, hindi naman ang natutuwa. Hindi lang yung panalangin. Parang hindi naman. Hindi tayo masasawa sa kapapanalangin pa. And then number three, the joy of participation. And there are eight things Christians can participate or Christians share in common. Naalala niyo po ganun niyo. A fellowship of grace, a fellowship of faith, a fellowship of love, a fellowship of prayer and thanksgiving, a fellowship of contributing to the needs of the saints, fellowship of promoting the gospel, fellowship of separation from the world, and fellowship of spiritual warfare. So, sana po, magbubuo natin yung parang structure niya, no? Skeleton. Someday, wala mo talaga na opportunity to share these things. Number four, the joy of anticipation. We came up natin last Sunday. The joy of anticipation. Ito po yung isang bagay na nakapagpasaya sa atin, ano? Yung na-anticipate natin. Yung pagdating ng Panginoon, verse 6, be confident of this very thing, that he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Ano ba yung sinimulang gawin sa atin ng Panginoon? Ito yung kaligtasan natin. Yung kaligtasan natin, nasimula, pero hindi pa naman natatapos. Hindi mo ba? Sa tayo na save from the penalty and we are being saved from the power of sin, pero pagdating sa presence, ito yung wala pa, no? Nga sabi si Paul sa Romans chapter 7, no? Oh, wretched man that I am. Ano yung I am na yan? Present na yan eh. Present state of being yan eh, di ba? Sabihin, kasalukuyang experiences ng mga mami ng palabaya yan. Kasalukuyang experience ng mga believers yan. Kaya nga, oh, wretched man that I am. Sa abang tao ako. Actually, ang imagine niya ni Apostle Paul, ang kanyang nire-relate sa atin dyan, eh yung kalagayan ng isang prisoner, mga Roman soldiers. Kasi ang mga Roman soldiers, kapag ka nakakabiyak sila ng mga kalaban nila, kapag ka napagkakatuwaan nila yan, ginagapos nila sa isang bangkay yan, mouth to mouth, face to face. So isa kang bilang buhay, tatali ka sa patay. Kaya bang na-agress yung nasa harapan mo, eh unti-unti ka rin parang tinapatay yung sitwasyon mo. Kaya bang bantok dun eh. Di ba? Yun ang na-imagine ni Apostle Paul na while there is something which is sound in him, which is the new nature, diba? Nasa kanya yung new nature. Pero kasama ng new nature, andun din yung sinful nature. So nung unsaved pa tayo, ang tanging nasa sa atin ay yung sinful nature. Well, sabi na nga 1 John 3:14, we know that we have passed from death, dito from death, unto life, meaning, nung ano ka pa, unregenerated, hanggang sa naborn again ka, new birth, then yung passing from death to life. Kung hindi ka pa born again, you are spiritually dead, according to Romans
5, verse 12. And so, death passed upon all men, for all have sinned. So, kahit buhay ka pa physically, but spiritually, in the sight of God, you are already spiritually dead. Alam niyo ba magkakasabi sa Hebrews 2:17? Genesis. Genesis 2:17. The moment you enter off, yung pinagbabawal ng prutas, hinihin kay Adam, the moment you enter off, ang construction sa Hebrew is, dying, you will die. Oh, ano yung dying na yan? Dying, spiritually, instantaneous yan, you will die physically. Which took place how many years later? 900, around 950 years. Bago nangyari yung kanyang physical death. Dying, you will die. Pagkakasabi ko sa Hebrew, Genesis 2:17. The moment you enter of the fruit, dying spiritually, you will die. So yung kanyang physical death, sumunod na after 900 years. So, it's been, nabubuhay si Adam ng 900 years, patay na siya. Imagine yun. Nabubuhay siya ng 900 years, actually, patay na siya spiritually. Nakalipas yung 900 years, 950 years, tsaka lang siya namatay physically. Bakit? Ang kalagay na talaga ay patay na siya spiritually. Ganun din tayo, pagkasilang natin, bouncing baby boy tayo, baby girl, pero spiritually, patay na yung baby boy, baby girl na yun. Spiritually. Kaya nga pagtanda, eventually, namamatay din physically. Yan sinasabi ng Bible na we have passed from death. Kasi nga, spiritually dead na tayo lang. So, yung passing mo from death to life, yung tinatawag na born again ka o na regenerate. So, nung hindi pa tayo na-born again, ang nasa sa atin lang, yung sinful nature, yung kaligtasan, mas na kasalanan. Nung maligtas tayo, bit-bit pa rin natin yung sinful nature, ang nangyari lamang, nadagdagan tayo ng bagong kaligtasan. Yung tinatawag na new nature, ang tawag sa hit, sa Genesis, sa Galatians, is the new man. So, the old man, the sinful nature, and the new man, are always in conflict. Parating nag-aaway yan. Yan yung dinedescribe na Apostle Paul sa Romans 7 na, O wretched man that I am, after the inward man, I am glad about the law. But I can feel another force within me. Meron ako nararamdaman na ibang sa power pa na nandito yun sa katawan ko. Kaya nga, O wretched man that I am. At yan ang karanasan ng maraming mga Kristiyano up to present. Yung tinatawag na presence or sin. Ano yung presence of sin? Sinful. Ano yung nature? Likas mo na atrak pa rin sa kasalanan. Para bang kalabaw na sa kabila na nalilis na siya, nag-purtix na yung daliri mo, kubo ng kalabaw, may laso na, may ball mo na, di ba? Nasa mansion na. Pero pag nakakita tayo na gano'n, nang nasa likas pa rin niya yung maglublog, di ba? Sa kalikasan niya yun eh. Parang tayo, yung kalikasan natin sa kasalanan, hindi pa rin mawala. Kaya kapag merong counting temptation na papagkasalahin tayo, parang napapaisip ka, it feels so right and it feels so good. And it looks so good. Sarap testing yun, subukan. Napapaisip ka pa? Samantala ka malaya sa yung likas niyo, kahit naman, kumbaga, ano ka, ibon, ibigyan mo ng spaghetti, o bayawa, ibigyan mo ng spaghetti. At sabihin mo na, yan, first class na yan, royal spaghetti, yan, hindi naman hindi yan pangkaraniwan. Matutuwa ba yung bayawak sa spaghetti? Wala sa likas niyo yun, di ba? Bigyan mo siya ng bulok naman ako. Sa araw ng babae ko, amoy-amoy niya, nahanapin pa niya. Yun ang likas niya eh, di ba? So sa atin, nagkaroon tayo ng dalawang likas. Yung new nature, kapag kahinainan ng Word of God,
natutuwa pa rin sa mga spiritual na mga yan. Kasi nga, yung gagaling yun sa bagong kalikasan natin, yun, natutuwa sa mga spiritual na bagay. Eh, yung mga unsafe, mga keyboard na yan, natutuwa mo sa ganito? Natutuwa pa sa tungan, sa sentong gawain? Para sa mga unsafe, boring ito, it's a waste of time. Pagsasayang lang ito. Pagtatrabaho na lang, itutulog na lang yung oras na tutulog mo. Wala sa likas nyo, ano eh. Yung magmahal sa ganito sa mga spiritual na bagay. Dahil wala pa sila, you know, nature. Ang meron lang sa kanila, it's your nature. Tayo, yung mga same, nagkaroon dito. Kaya pagkano sinabi mo yung mga study, sige, kailan, yung oras. Kasi, aprak ka na sa mga spiritual na bagay. Yun din ang sinasabi ng Panginoon na, my sheep, hear my voice, and I know them, and they follow me. Tayo yung natutuwa sa tinig ng Panginoon, sa salita niya, pag pinapangaral. Pero mga say, hindi nila na-enjoy na. Huwag na natin pagtakahan. Ngayon, tayo naman at the same time. Natutuwa tayo sa spiritual na bagay. Pero pagka kung sa kasalanan din ang pinag-usapan, medyo hindi ka pa rin, no? Ano ka pa rin? So, yan ang karanasan ng mga believer. Ngayon, mga hindi nakakaramdam yan, ang say ko yan. Hindi pa yung makukunin niya. So, ano itong anticipation? Ano yung anticipation? Ito po yung anticipation natin, yung salvation natin. Magiging full. Kasi sa ngayon, hindi pa full eh. Ito pa lang eh, dalawa pa lang. Penalty and power. Pero yung presence, wala pa. Kailan magkakaroon ng fulfillment itong anticipation na ito? Joy of anticipation. Kailan fulfillment ka? Romans chapter 8, verses 39 to 30. Kailan fulfillment ka? For whom we did foreknow, that we also did predestinate to be conformed to the image of the Son. Moreover, whom we did predestinate, that we also ang sabi? Moreover, verse 30. Moreover, whom he did predestinate, then he also called, and whom he called, he also justified, and whom he justified, he also glorified. So, fulfillment itong anticipation ito is, will be in our glorification. So, yan na rin yung po yung ating tinatawag na perfection. Hindi lamang positional perfection, kundi pati experiential. Tsaka sabi ng Apostle Paul, I am confident that he which hath begun a good work, paying for the penalty of our sin, we are being saved from the power of sin. Sabi ng Philippians 1:6, he was begun, he will perform it. Tataposin niya. At kailan yung pinaka-finish niya? Finish at the coming of, at the day of the Lord Jesus Christ. Kasi pag second coming, ano na yun? Glorification na natin yun. Ano mangyayari sa glorification? The twinkling of an eye? The dead in Christ shall rise. And this mortal will put on immortality, and this corruptible will put on the uncorruptible body. Eradicated na ang presence of sin. Yung simple nature, wala mo. Actually, yung dati nating katawan, hindi na yun ang gagawin yun. The Lord prepared a body for us from heaven. Not made with hands. Hindi gawa ng magulang, hindi ng mula sa tatay at nanay na katawan. Kundi isang katawan galing mismo sa Panginoon. Yung sinasabi sa Corinthians, ano, na the Lord has prepared. Then this tabernacle will be so the Lord has prepared a new body for us prepared from heaven. Anong katawan niya? Walang sinful nature. So kapag na-anticipate natin yan, you know, the day of the Lord Jesus Christ, the day of Jesus Christ, that refers to what? Second, so, sa katuwaan po natin yan, no? Dating ng araw na yan,
bago ng lahat. Eh, tayo ba, natutuwa sa katawan na ito na kahit anong control mo sa kaya mo, nakaraka pa rin ang kapa. Di ba, ayaw natin ito naman. Ano na nga, naiisip natin. Iba naman, hindi na pala naman kung gagawin ko para kung paano tataba. Kaya lang pahit pa yan. Lahat, sinubukan na, nag-gym, nagkakain na ng kota ano, tayo naman, yung mga tabain, eh, wala na, lahat na, sinubukan. Wala effect. Eh, talaga wala tayong magagawa. As we age, di ba? Our metabolism slows down. Tapos yung activity pa natin, eh, nag-iiba na rin. Unlike nung teenager pa tayo, more on physical activity tayo, athletic tayo eh. Magala. Eh, ngayon, ano na, working na, talimit, ako po na sa lamesa, nagtrabaho, nagkukwenta, di ba? Tuturo, ako po sa table, ako po sa table sa upuan, kasama ko sa table, di ba? Yun na yun, ano natin eh. Yun tayo sa itong na lahat gumagala. Eh, yun talaga ang tendency natin. Ano? Hindi patagal pa expand. Na-expand. Oo. Hindi tumatangkad. Lumalapad. Ngayon, pagkabigat ka na, na-strain na yung mga tuhod. Kaya mga members natin, ano, pagkabigat na, ano, problema ng mga tuhod. Nagpapagkantol, problema ng tuhod. Nanay Carmen, problema ng tuhod. Nanay Lulu, pray natin, tutungkot na. Dahil may nakakasin pa, dahil hindi siya pwede umalis sa walang kasama, dahil hindi siya makababahan ng sasakyan, sa walang kasama, hindi pa kaalis sa walang kasama. Nagtutungkot na. At ito nga bagay sa ganyan katawan. Sino dito gusto ng mababuhay? Sino bang mababuhay? Sabi nung nasabi sa matanda na bago na ng 104 years old, kalimutan na yata ako ng Panginoon. Lungkot-lungkot na lang ako. Ang contemporary niya eh, kinuha na lang ng Panginoon, tapos sabi niya, ako na lang yata ang nakalimutan. Ayaw na lang papuha niya eh. 104 na nga lang. Wala ka nila namang gagawin, tapos mabuti pang buhay, di ba? Eh, parang kanala nag-i-exist eh, di ba? Exist for nothing. Alam niyo, what counts the quality of life, not the length of life. Mahaba-mahaba ang abo mo, wala ka naman i-contribute, di ba? Pagkabahin ng Diyos, wala ka na i-contribute for the good of society. Ano nangyari sa'yo? Hindi natin exist ka lang. Ano nangyari sa'yo? Humaba lang ng mga buhay mo, nabuhay ka lang. Pagkatid lang sa mundo sa census. Pero as far as contribution for the good of mankind and for the work of God, wala kang mamayambang. Eh, hindi pa yun, umipig silang buhay, pero punong-puno na ka to yun, di ba? Ang activity. Pagkain ng buhay ni Kala, unsafe, Dr. Cerdal, at the age of 35, gawin yung kanyang death, and naging turning point. Laki ng influence ka sa China, may monumentos na. Sa Germany, yung monumento siya. Maraming humahanga sa kanya, si Mahatma Gandhi, idol niya sa Italy. Sino sa lakaw na nag-practice ng ano eh, na violent protest. Gusto ng mga katukunero, yung mag-iwak sa ilan tayo, oh, kung nataya, pero i-earn natin yung independence natin by peaceful means. Pag-aaral tayo, patunayan natin kaya na natin, hindi yung dadaanin sa lahas. Eh, bigyan ka ng kalayaan, hindi ka nang marunong. Paano mo i-handle yung gobyerno mo, hindi ka nga marunong. At ito yung pag-aaral tayo, at patunayan natin sa mundo na kaya na natin magsarili. Tsaka natin i-demand yung ating kasarilan. Ano siya eh, hinangahan siya ni Gandhi, kaya nga si Gandhi, di ba, siya yung nag-protest ng non-violent sa India. Kaya nga binitiwan ng Britain ng ano eh. Ang India dahil ang dami ng protest, yung down protest. Kasi natura ni Gandhi, if you are non-aggressive, at yung mga tyrant, mga aggressor at nananakit sa inyo, in the sight of God and in the sight of the world, sila lang ang wicked, ikaw hindi. Kaya na-pressure. Eventually, malis ng Great Britain. Pero sa nakuha ni Gandhi yung idea. Dr. Rosario Zanio. Eh, silang buhay niya, di ba? Pero, hindi lang na yan ba? Ang Panginoon, ilang taon lang ang Panginoon? 33 and a half? Eh, silang buhay, pero
Ganun yung magaling epekto. Kasi kung mga ng umaba buhay natin, tapos, ang dyan pa rin yung kahinaan ng katawan, ang tukso, di ba yung nakakasakit, di ba? Hindi mo medyo yung pamamalagi sa mga ito. Kaya i-anticipate natin yung mas magandang katawan, kaya ng Panginoon. Sabi ng Bible, behold, I make all things new. Yung katawan na yan, is hindi na mag-max yan, kaya yan yung parating palakas yan. Ang katawan na yan, hindi maligo. Eh tayo, ilang araw lang hindi maligo, eh, di ba? Nararamdaman mo na, hindi ka talaga naliligo, yung amin yan. Ang araw mo lang, isang kain nga lang na hindi mo maintain yung kain sa katawan na ito, eh, di ba? Nagpaparamdam na sa'yo. Isang meal lang yung skip mo, di ba? Kasabihin nyo, oh, hindi ka kumain. Sabihin, hihila ka. Para sinasabi sa'yo na, hindi mo ako pinakain. Hindi mo ako pinakain. Kaya ka ganyan, hindi mo ako pinakain. Itong katawan ito, napaka-demanding sa maintenance mo. Kailangan mo siyang paliguan, kailangan mo sisipinuhin, kailangan mo popolbuhan, kailangan mo susuklayin, kailangan mo gugupitan ng kuko, kailangan mo magpapagupit, kailangan mo hindi siya ng bagong laba. Kapag ang katawan na ito, nag-deteriorate, ang bilis mag-deteriorate. Oh, kailangan niyo si Carmen Martin, di ba? Sa kagustuhan niya na maintain ang kanyang beauty, hindi na nga nag-asawa kasi baka mamalaw siya. Pero makikita mo kahit na, ano, makikita mo na kahit na, of course, she looks younger than her age. Pero makikita mo, she aged. Pinali ba rin, di ba? Hindi mo iwasan yan eh. Yan ang tendency talaga, yan ang nature ng physical body. Pero binibigay sa atin ang katawan ng Panginoon. Ba? Immortal yun, ano yun? Ayan. Hindi hihina yun. Hindi humihina. Di ba? We look forward to that body. Ano ba mga imperfections ng present, yung gabi niya, perfect na. Hindi sa lahat, wala ng simple nature yan. Yung simple nature natin, yung nagpapahamak sa ating kalimitan, di ba? Yung simple nature na yan, napapaaway tayo, may nakakasamaan ng loob, may nakakasalagutan, magbibigay mga hindi nakakaintindihan. Simple nature na yan. Hindi ba gusto niyong mundo, yung society na wala nang ganyan, wala nang ganyan mga friction-friction, wala na, wala nang ganyan mga problema, di ba? We look forward to that. Yung tinatawag the joy of anticipation. Kailan po mag-fulfill yan? At the second coming of the Lord Jesus Christ. So, yung panlima, no, yung the joy of affection. Sabi ni Apostle Paul, even as it is meet for me to think of this of you all, because I have you in my heart, inasmuch as both in my bonds and in the defense and confirmation of the gospel, ye all are partakers of my grace. Sabi niya, even as it is fit for me to think this of you all, because I have you in my heart. What's that? You are in my heart. Affection, that speaks of what? That speaks of affection. I have you in my heart. Sabi niya, it is fit. Ano yung fit? Fitting. Ano ba? Proper. It is right. Tama lang. Ganito ang maging feeling ko sa inyo. Even at is meet for me to think this of you all because I have you in my heart. So paano po na-nurture yung pagmamahal na yan, no? Between Paul and the Philippians. Na-nurture yung pagmamahal na yan. Kasi kahit naman yung mga immature na manang paralaya sa Korinto eh, mahal din na Apostle Paul eh. Mababasa niyo sa kanya mga greetings sa mga taga-Corinthians, na mahal niya ang mga taga-Corinthians. Pero, there is a different sense of love or affection na nararamdaman ni Paul when it comes to the Philippian church. Paano po ba na-nurture yung pagmamahal? Paano na develop? Sabi niyo sa verse 7, inasmuch as both in my bonds, kahit kung siya po'y malaya ka, at the time when he is free to preach, and even in his bonds, sabi niya, no one, or sabi niya rito, you have been what? You have been partaker of my grace. Kabahagi kayo sa aking
gawain from ano yan, defense at sa karya. And confirmation. Yung dalawang bagay na yan. Ano yung confirmation and defense of the gospel? Eh, magmula doon, kabahagi ito na kayo yan. Yan ang dalawang bagay na dapat ginagawa natin mga mga kapagayan. Confirmation and defense of the gospel. Ano yung confirmation? That is positive preaching. Positive preaching. Sabi ni Apostle Paul, nung malaya pa ako, ginawa namin yun. Supported me. But even in my bonds, ngayon ako ibilang muna, hindi pa rin kayo naawa, kabahagi ko pa rin kayo. Dahil, ipinakita pa rin ninyo yung inyong participation, yung partaker, nakibahagi pa rin kayo. Dahil kung inuusip na ako, wala na akong kalayaan mag-confirm, wala na akong freedom to preach positively about the gospel, ang ginagawa ko, nagtatago na lang ako, kaya defense, from the confirmation up to the defense of the gospel, kasi nga, ilang buo na siya noon eh. Ina-accuse na siya, pinoprosecute siya. So, pagtatanggol niya ngayon ang panamang palabaya. So, yun po dalawang bagay na dapat ginagawa, ginagamparan ng mga panamang palabaya. Confirmation and defense. Ang sabi ng Jude 3, let us contend for the faith once delivered to the saints. Actually, in Greek, this word defense is apologia. Yan po natin na po yung salitang apologetics. Ano yung apologetics? Defense. Marunong pa kayo niya? Sabi ng mga unbeliever eh. Wala nakakaalam ng kaligtasan. O paano yung pagtatanggol yan? Using the Bible. Yeah, marunong kayo mag-defend. Anong verse ang gagamitin niyo? Sabi ng unsaved, itayin mo matay ka para maalam mo yung ligtas ka. Kasi agad dito na mamatay, hindi mo kayo malalaman. O, kung tayo yung matatanggol sa doktrina, anong verse ang gagamitin nyo? Buta nyo na, wala na kong alam. Anong verse? Eh, di ba maalaman ng isang tao na ligtas na siya kahit buhay ko siya? 1 John 5:13. These things have I written that ye might know that ye have eternal life. So, ikaw lang nagsasabi. Pero ang Bible lang dito na sa akin, pwede malaman ng tao na kahit buhay pa siya, ligtas na siya. So, yung mga hindi naniniwala sa Trinity, o paano niyo pagtatanggol na meron Trinity? Wala yung word na Trinity sa Bible. Pero yung nagsasabi na meron Trinity, meron. 1 John 5:7. There are three that bear record in heaven. The Father, the Son, and the Word. And these three are what? Si Kristo, tao lang, hindi sa Diyos. Anong depende sa natin yan? John 1:14. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same Word, verse 14, and the Word was made flesh, and dwelt among us. So the Word was in the God, and the Word was God. That was Christ, or that was Christ. Kaya natin natawag na apologetics. O, may nagsasabi na, pag nagkasala ka, oh, wala kang ligtasan mo. Pagpalagay natin ligtas na ngayon, pero kung nakagawa ka ng mali sa Diyos, diba? Wala yung kaligtasan na yan. O, hindi yung verse ng kaligtasan, di na wala. Kaya na, Brother Jason. The gifts and callings of God are without repentance. Kapag may nagkawalong ng Diyos, hindi na nagpapabago-bago, pahiba-iba, binigyan na nga ng kaligtasan eh. Sabi ng John 16, but whosoever believes shall not perish but have everlasting life. Tapos, babawiin ko rin, hindi na everlasting yan. Pag meron kang kaligtasan, tapos buhay na wala hanggan, tapos binabawin, nawala. Eh, hindi na buhay na wala hanggan yan, buhay na yan. Buhay na putol-putol. Buhay na hindi ibawi, di ba? O Romans 11,
29, the gifts and callings of God are without repentance. Ang kaligtasan natin, calling yan eh. Calling unto salvation. So once you are called unto salvation, maraming pagbabago yung the gifts and calling of God are without repentance. So yun ang sinasabi ng Apostle Paul, love na love ko kayo. Ang mga suway na taga ko nito, love ko rin. Pero kayo mga taga-Filipos, ibang klaseng love meron sa amin. Yung nag-exist sa love sa atin. Dahil wala nun, ako'y malayang nangangaral hanggang sa maging bilangguna. Eh, kayo pa rin ang aking kabahagi. Kasi nagpapadala pa rin kayo ng tulong para kakailanganin ko yung mga tulong na yan sa aking pagtamang goal. Kasi hindi na ako makapaghanap ng mga. Kasi na-house arrest yung apostle ko. House arrest yun. So yung mga pinapadala ng mga taga-Filipos, nakatulong sa kanyang financial. So in his confirmation and defense of the gospel, the Philippian Church has been his partner at partaker sa kanyang kawagi. So yan po sana ang ating in-honor-ture, no? Between us, yung love with each other. Sabi ng Bible, the world will know that you are my disciples if we love one another. So yun namang love, hindi naman it's been a parati ng merong warm feelings. Kasi napakirap namang maging konkreto na wala ka namang warm feelings all the time about a certain person eh. Hindi naman totoo yun na talagang tao eh, equally, kung kakilihan ako, warm feelings ka eh. Hindi naman kaya ng love. You know? Kasi ang love, hindi lang naman puro feelings yan. Ang gusto nila lang ang love eh. 1 Corinthians chapter 30. It doesn't necessarily mean na parating feeling of warmth ang meron sa iyo kasi meron din mga ipilit kung wala eh, di ba? But if you love somebody, hindi ka magiging rude. Hindi yung he. Diba babati sa he? Ang kal. Meron ako ngayon. Meron ako suplado. Ano suplado? Suplada. Meron ako suplada. So, yung love for other brother and sister, hindi naman necessary na warm feeling para sa affection sa kapatulian. Hindi, you don't think ill of certain person, so you don't feel anything, think ill, anything na masama ka sa kapwa mo. Hindi ka root sa hindi mo sa ibang tao, hindi good harm. Kung ilalatis nyo, kaya hindi lang. Pag-pray natin, pag-pray natin. Pero yung ipipilit mo na iingat ka ng malalo, kailangan makafil ako ng mainit ng pagmamahal para sa iyo. Mahirap gawin yun, mahirap. Mahirap gawin yun, pantay-pantay sa lahat ng tao. Hindi naman talaga yung isabihin ko lang. Yung, if not he himself had becoming me or had seen me, is not tough, is not easily provoked, does not easily get angry, you know, bound at not itself, easy to be treated, so, element of love. Meron tayo niyan, kapatid, o ang ating love, ang ating joy, hindi mo basta-basta matitinan dyan, hindi basta-basta matitinan. Okay, tayo po yung manalangin, ano? Diba sa ating pangroon? Pray po tayo. Pag-ilan namin Diyos, mga baling mga salamat po sa pagkakataon na yung salita ay nangyayal. Salamat po ama sa maghapon, yung pag-ingat sa mga pinitap na ginawa. Salamat ama sa kaligtasan namin ang itang pagiging sa mga sundurinin, mga minarang mga isang kama haram. Hindi po yung patalaalaman, mga kanyang mahina. At hindi marunong kung alam ko hindi nabay itulang tulong. At magkalaan niyo naman po ama, mga tagalangin, nilalapit sa inyo sa gabi ito. Hindi niyo mga kaloob, hindi po nga pinukod, hindi po kumin para sa inyong gawain, hindi niyo po kumulay din na tulong ng mga sapat at nakatuloy sa mga kalangin ng mga kailangan ng Diyos. At ako ang ngayon kumangin sa mga kailangan ng Diyos. Amen.